Sino-sino na ang mga nakaaway ninyo sa buhay? Siguro kung maglilista tayo, napakahaba ng ating time out para ilista kung sino-sino na ba ang mga nakaaway nating lahat. At ano-ano na ang mga naisipan ninyong gawin laban sa kanila. Kung kayo po ay naging mapakapangyarihang tao, ano na kaya ang mga ginawa natin sa ating mga naging kaaway at maaaring mga kaaway pa? Kayo ba, mga kapatid, ay may kaaway pa hanggang ngayon? Ano ang utos ng Panginoong Hesus ukol sa ating mga kaaway o mga makakaaway pa sa darating na panahon? Napakaganda pong pagbulay-bulayan. Panginoon naming Diyos, kayo po ang siyang kumausap sa amin. Patahimikin niyo po kami. Pakalmahin niyo po kami, Lord, kung mayroong mga bagay na umaagaw ng aming atensyon, mga problema, mga iniisip. At turuan niyo po kami na magtuon ng aming pansin, pandinig sa inyo lamang. Mangusap po kayo sa amin. At hayaan niyo po ang inyong Espiritong Banal ang siyang magpakita sa amin ng inyong magandang kalooban, ng iyong kaluwalhatian at ng iyong katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Mangusap po kayo sa inyong mga anak sa gabing ito. Amen. Sa Matthew 5:43-48, sabi ng Panginoong Hesus, kausap niya po ang mga alagad. Narinig yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Datupot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ang mga umuusig sa inyo. Sa gayon, kayo magiging mga anak ng inyong ama sa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at mabuti at pinauulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang mga umiibig lamang sa inyo ang iibigin ninyo, ano gantimpala ang hinihintay ninyo? Ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kahigitan ninyo sa ginagawa ng iba? Hindi ba't ganyan din ang ginagawa ng mga hentil? Kayo'y magpakasakdal kung paano ang inyong ama sa langit ay sakdal. Ito pong mga nagtuturo ng batas, ito pong mga tinatawag natin mga Pariseo, mga Pharisees, mga eksperto po sa kautusan, at sila kumbaga ang mga nag-i-interpret ng scripture para sa mga tao noon, sila ang may sabing ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. At sabi ng Panginoong Hesus, hindi ganyan ang sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. At inihalin tulad po ang mga tao na bumabati sa kanila at nagmamahal sa kanila sa mga maniningil ng buwis. Ito po mga maniningil ng buwis nung panahon ng Panginoon ay mga kababayan nila na nakikikutsaba sa mga Romano na sumakop sa kanilang bayan. Kaya napakababa ng pagtingin nila sa mga maniningil ng buwis at napakasama ng kanilang pagtingin sapagkat ito'y bagamat kababayan nila ay siyang naniningil ng buwis sa kababayan para ibigay sa mga mananakop. At hindi pa sapat sa kanila ang pagtaksila ng kanilang bayan at sila ay magpaalipin o mangamuhan sa mga sumakop sa kanilang bansang Israel, sila'y nandadaya pa. Sapagkat kadalasan ang kanilang kinukuhang buwis ay higit sa kailangan at pagkatapos ay sobra-sobra. Kaya meron pa silang nakukupit para sa kanilang sarili. At sino pa isang pinaghalintularan sa mga taong bumabati lang sa kanilang mga kaibigan, daw po mga hentil, or what we call in English, Gentiles. Ang mga Israelite, ang tawag nila sa lahat ng uri ng tao na hindi nila kababayan ay hentil. At pag tinatawag nilang hentil, ito'y ang merong kasama po itong, kumbaga ay mababang pagtingin, sapagkat sa tingin po ng mga Israelita ay sila lamang ang mga liping pinili, at kanila lamang ang lupang pangako, kaya sila lamang ang parang pinaka-blessed ng Diyos. Kaya pag sinabi nila, ikaw ay tagasingil ng buwis o ikaw ay hentil, yan ay para ka na rin minura. Sapagkat isang walang kakwenta-kwentang tao sa pagtingin nila, ang isang hentil o ang isang maniningil ng buwis. Ang katuruan ng mga Pariseo ng batas tungkol sa pakikipagkapwa, sabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ito po'y imbento lang nila. Kahit kailan, saan mang bahagi ng lumang tipan sa batas ay hindi po ito nakasulat. Ang problema po sa mga Pariseo o mga nagpakadalubhasa noon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nagiging tagapagturo sa bansang Israel, marami na rin silang inimbentong mga turo na hindi naman yun ang nakalagay sa Bible. Sa katagalan, kaya po kung babasahin natin ang Matthew 5:6-7, paulit-ulit ang Panginoon, sabi niya, you have heard that it was said, but I tell you,
Narinig nyo, ganun ang sabi. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo kung anong totoo. Sapagkat sa katagalan, na iba na po na pilipit ang salita ng Diyos. At pinilipit ito ng mga pare sa mga templo. At ito po ay dinagdagan nila ng kung ano-anong mga batas na gawa lamang ng tao. Ang mga Pariseo ay gumawa pa ng pamantayan na nagtuturing sa kapwa Israelita na yun daw ay kaibigan at ang mga Hentil ay kaaway. Kaya pag sinabi nilang mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway, mahalin daw po ang taga-Israel lamang at kapuotan ang lahat ng taong hindi Israelita. Ito ay isa pong tahasang paghamon sa tunay na itinuturo ng matandang tipan o ng Old Testament. Dahil sabi sa mga Kawikaan 25:21-22, kung magutom ang iyong kaaway, bigyan mo ng pagkain. Kung siya'y nauuhaw, bigyan mo ng inumin. Sa paggawa mo nito, ang kanyang ulo'y binubuntunan mo ng mga nagniningas na baga at gagantimpalaan ka ng Panginoon. So ang itinuturo po talaga ng Biblia, maging noong unang tipan, ay mahalin ang kaaway. Sabi ko, nagugutom ang iyong kaaway, bigyan mo ng pagkain. At kung siya'y nauuhaw, bigyan mo ng inumin. At ang katumbas daw po nito ay parang binunta na natin ang mga nagniningas na baga ang kanilang ulo sapagkat na hindi na sila makakibo, sila ay lalong mapapahiya. Ang masasama daw po ay gawa ng mabuti sapagkat sa paggawa natin ng mabuti, sila ay mawawalan ng lakas ng loob na gumawa pa ng masama. Ano ang katuruan ng Panginoong Hesus ukol sa ating mga kaaway? Unang-una, sabi sa verse 44, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Napakahirap na utos. Bihira pong Bible study leader ang nagtuturo ng Matthew 5 at gusto nilang ituro itong love your enemies. Sapagkat nag-uumpisa pa lang sila magbasa, umiismid na ang mga umaatin sa Bible study. O kaya hindi natin makitang umiismid pero sabi sa utak nila, imposible, ayoko, ayoko, sa lagay, bakit ko mamahalin ang kaaway ko? Mahirap yata yan. Ito po isang mahirap na katuruan. Subalit pansinin natin na ang pag-ibig ay hindi po isang bagay na nadarama lamang. Kasi para sa atin, pag sinabi natin iniibig kita, ito isang mahal na mahal kita at gustong-gusto kita laging makita, makasalo kita sa isang basong gulaman at pirming ikaw ay makita ko at lagi tayong magkasama at nagkukwentuhan at ang boses mo'y nadidinig ko, etc., etc. Ang salitang pag-ibig po, pag ginagamit yan ng mga taga-Israel, ay hindi laging ang ibig sabihin ay isang emosyonal na bagay o damdamin. Kundi ito po ay isang makataong pananaghutan. Pagkat nag-iisip po tayo na gusto ko mapabuti ka, gagawan kita ng mabuti, yan po ay pag-ibig. Ang pag-ibig, according to the standards of the Bible, ay hindi laging emosyonal. Hindi yung ang iniibig mo lang ay yung namimiss mo, lagi mong patibalutan ng chiklet na ibinigay sa'yo nakatago, may nakasulat pang date. Hindi yan lagi lamang ang pag-ibig. Pagka tayo po ay committed sa kabutihan ng kapwa at sinasabi nating gusto kong mapabuti ka at willing ako na magsakripisyo para sa kabutihan mo, yan ay pag-ibig. Kaya maaari po nating ibigin ang mga taong hindi natin nakikilala. Nagpapadala tayo ng mga relief goods, mga pagkain, mga damit sa mga nasalantanang baha, mga nagkaroon ng mga dilubyo, pero hindi natin sila kilala, pero iniibig natin sila. At yan pong ibig sabihin pag inaawit natin, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Marami po sa atin, hindi makakanta niyan. Kasi sabihin, ang plastic ko naman nakantahin, eh, hindi ko naman mahal itong katapat ko. Hindi po kailangang makadama tayo ng isang bagay na emosyonal para masabi natin may pag-ibig. Kung tayo ay handa na magpakasakit at gumawa ng mabuti para sa kapakanan niya, siya po'y ating iniibig. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Sa ibang salita, ang ibig sabihin po, kahit kaaway natin, isipin natin ang makakabuti sa kanila, isipin natin gawa natin sila ng mabuti, isipin natin na huwag natin silang sirain at bagkus sila po ay pagmalasakitan pa nga. At mayroon pa pong isang sinasabi dyan, idalangin ang mga umuusig sa iyo. Baka idinadalangin nga, ang panalangin naman natin ay mahulog siya sana sa hagdan. Matumbahan sana siya ng poste ng Meralco. Makuryente sana siya. Subalit, ang ating pagdalangin po ay very positive dapat. Idalangin natin ang mga umuusig sa atin. Ang nilalaman ng ating mga panalangin para sa kaaway, dapat una na sila ay magbago. Hindi yung sila ay abutin ng kung ano-anong mga paghihirap, kundi sila ay magbago.
at idalangin din natin na magbago tayo sa kanila. Na kung sakali mang sila hindi magbago, tayo ang baguhin ng Diyos. Higit lalo pong madaling hingin sa Panginoong Diyos na baguhin niya tayo kaysa hingin natin sa Kanya na baguhin niya ang buong mundo. Higit lalong madaling hingin sa Diyos na alisin ang ating galit kaysa sabihin nating baguhin niyo po siya para hindi ako magalit. Sapagkat kung idinadalangin natin ang Kanyang pagbabago, habang hindi pa siya nagbabago, tayo maaari nang mag-umpisa na baguhin ang ating ugali, ang ating asal, ang ating attitude sa taong yon. Kaya nagbabago ang ating relasyon. Ano-ano daw po, ayon sa ating mga binasa, mga katangian ng isang Kristiyano na naghihiwalay sa kanya o nagpapaangat sa kanya dun sa mga taong hindi naman mananampalataya? What sets a Christian apart from unbelievers? Sabi sa verse 44, iniibig niya ang kanyang kaaway at ipinananalangin niya ito. Isa po yan. Kung tayo'y tunay na Kristiyano, dapat kung may kaaway tayo ay ating ibigin at ipanalangin. Sapagkat kung tayo, pag may kaaway ay iniisip nating gawan siya ng masama o ipinapanalangin natin siya'y mapahamak o siya'y ating tinitikis, eh ano pa po ang ipinagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya? Di pareho lang. Kaya nga ang sabi, dapat tayo'y maging angat, higit sa mga hindi mananampalataya. Maging bukod, hiwalay, kitang-kita ang ebidensya na tayo'y iba. At iyan po ang isang dapat makitang ebidensya, iniibig ang ating kaaway at ipinananalangin. Napakahirap pong gawin. At lahat tayo kung susundin natin ang silakbo ng damdamin, ang bugso ng ating damdamin, pag tayo'y nagalit, pag tayo'y minakaaway, ang gusto natin agad ay siya ay araruhin ng sampal. O kaya hagisan ng granada. O kaya ay ipahamak, isumbong, ipamalita ang kanyang mga kahinaan at mga kabulukan para tayo makaganti. Pero oras po na ginagawa natin yan mga kapatid, isang bagay lang ang dapat nating alalahanin. Wala na tayong ipinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Pareho lang. Kaya ang sabi, dapat tayo maging sakdal sapagkat ang Diyos ay sakdal. Ang sabi, you must be perfect for I am perfect. At isa sa po yung salitang perfect na yan, sakdal na pinanggagalingan ng napakaraming mga di pagkakaunawaan. Akala kasi natin yung pag sinabing sakdal o perfect, yung 100% morally right, walang mistake. Sa Bible po, pag sinabi sa taong you must be perfect, ang nakikita po nating contextual meaning, yung tayo ipatuloy na umaasenso at umuunlad. Hindi ibig sabihin total absence of sin. But it is a commitment to become better and better and better. And so it is a continuing verb to be perfect. To continue to become perfect. So iniibig ng Kristiyano ang kanyang kaaway at pinananalangin niya. Kung ang inyong kaaway chinismis kayo, chinismis niyo rin siya, pareho na lang kayo. Pagka gumawa ng mali ang ating kaaway at ginawan din natin ng mali, pareho lang. Pero tayong mananampalataya, dapat iba. At sabi, ang pagkakaiba, iniibig natin at ipinananalangin ang ating kaaway. Pasado po ba tayo sa unang requirement na sinasabi ito ang tunay na Kristiyano? Sa verse 46, sabi niya ng Panginoon, isa pang patunay na tayo nga ay Kristiyano, iniibig niya maging yung hindi umiibig sa Kanya. Hindi po ba na kahit napakasamang tao, mahal niya yung nagmamahal sa Kanya? Kumisan nga, nakakapanood tayo ng mga pelikula ng mga taong mga kriminal. Pero napakasarap magmahal nila. Handa silang mamatay para dun sa mga mahal nila. Mahal nila yung nagmamahal sa kanila. At tayo daw pong Kristiyano, kung mahal lang natin yung nagmamahal sa atin, tabla lang tayo sa mga hindi Kristiyano. At paano tayo aangat? Dapat mahal natin yung hindi nagmamahal sa atin. At sabi sa verse 47, binabati niya maging yung hindi niya mga kapatid sa pananampalataya. Eh kung may nagsabi sa inyong hello, hinelohan niyo rin, maging ang mga unbelievers ay ganun, maliban na lang sobra silang magaspang. Kumisan nga po ang mga hindi mananampalataya, mas pino pa ang kilo sa atin eh. At mas mataas pa ang kanilang kagandahang asal kaysa sa believers. Pero sinabi, kung ang binabati mo lang ay yung bumabati sa'yo, eh di ba trabaho din niya ng mga hindi believers? Trabaho din naman niya ng mga Muslim ah. Trabaho din niya ng mga taga-kulto. Trabaho din niya ng mga Satan worshippers. Binabati din nila yung bumabati sa kanila.
Yung nagpapadala sa kanila ng tsokolate, pinapadalan din nila. Ang nagpapadala sa kanila ng mga birthday cards, ay pinapadalhan din nila. Eh kung ganun lang tayo, eh di pareho lang. At sabi, sapagkat kayo'y Kristiyano, dapat pati hindi bumabati sa inyo, binabati nyo. Binati mo na nga, inisnab ka na, babatiin mo pa rin. Sapagkat pag inisnab mo yun, ang iisnab sa'yo, yun ang trabaho ng unbelievers. Kaya nga po kumisan, napakahirap na ma-identify kung sino ang Christian at sinong hindi. Outside of the church, napakahirap. Bakit? Sapagkat ang kilos natin, tulad din ang kilos ng hindi mananampalataya. Kumisan, masahol pa tayo. Ang ginagawa natin, katulad din ang ginagawa nila. Sumusunod din tayo sa when in Rome, do as the Romans do. Subalit ang sabi ng Panginoon, kung kayo Kristiyano, kayo makikilala sa ganito mga pamantayan. Iniibig nyo ang inyong kaaway, pinapanalangin nyo siya. Iniibig nyo ang hindi umiibig sa inyo. Binabati ninyo ang hindi bumabati sa inyo. Kumusta po ang ating ugali? O katulad din tayo ng mga hindi mananampalataya. Kaya hindi ma-impress yung mga iba eh. At tulad po ng ating lagi nang sinasabi, tayo yung mga saksi, we are witnesses. Kasi mag-witness tayo, mag-testify, mag-testimony. Puro mga court proceedings and court terminologies ang ginagamit natin. Kung tayo po'y saksi, ay may nasa sakdal, di po ba? At kung may nasa sakdal, ay may nakasakdal. At may nagsasakdal. At kung may nakasakdal at may nagsasakdal, ay may hukom. Kung ang mga mananampalataya ay mga saksi, sino po ang nakasakdal? Ang nakasakdal po ay ang Panginoong Jesus. Sino ang nagsasakdal sa Kanya? Ang Diablo. Ano po ang demanda? Ang demanda ng Diablo ay ito, na si Jesus ay sinungaling. Sapagkat sinasabi niyang siya'y Diyos, siya'y Panginoon, siya'y tagapagligtas. At pinawawalang bisa ng demonyo ang sinabi na yan ng Panginoon. At mayroong paglilitis ang mga Kristiyano, ang saksi. At sino po ang hukom? Ang mga hindi mananampalataya. Ang daigdig. Paano nangyari? Sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon at tagapagligtas. Sinabi ni Satanas, kasinungalingan, idedemanda kita. Hindi yan totoo. Nililitis siya ang nanonood sa paglilitis ang mga unbelievers. Ang saksi, yung believer. Paano tayo nakakapagpasaksi o nakakapagpatotoo? Kung totoong nakikita at napatutunayan sa ating buhay na si Jesus ay Panginoon at siya'y nasusunod talaga sa ating buhay, mananalo ang kaso ng Panginoon, mapapatunayan niyang siya'y Panginoon nga. Pero, sa ating pagtindig doon bilang mga saksi, hindi ang bibig natin ang magpapatotoo kung totoo nga ang sinasabi ng Panginoon o hindi ang ating buhay, ang ating gawa. Nakikita ba sa buhay natin na si Jesus ay Panginoon? Na pag sinabi niyang, batiin mong yung kaaway, binabati ba natin? Ibigin mong yung kaaway, iniibig ba natin? Na sinasabi niya na ipanalangin mong yung kaaway, ipinapanalangin ba natin? Pag hindi natin sinunod ang sinasabi ng ating testimony, sinungaling si Jesus, hindi siya Diyos. Tingnan niyo ang buhay ko, hindi ko siya sinusunod, hindi siya Diyos. At sasabihin nga ng buong mga nanonood at ng hukom, totoo nga, sinungaling si Jesus, hindi siya tunay na Lord. Dahil dito sa buhay ng witness, itinatatwa niya ang Lordship ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Kaya tayo mga saksi, ang hilig-hilig nating sabihin, mag-testify ako, mag-testimony ako. Bakit? It is a court proceeding. Ang nakataya ay kung maniniwala ang mundo na si Jesus ay Panginoon. At tayo ang magpapatalo o magpapanalo sa case bilang mga saksi. Alam natin yan, ang mga saksi sa mga hukuman, sila talaga ang nagpapapanalo o nagpapatalo sa case. Kung kayo po kapatid ay tatayo doon sa tayuan ng mga saksi at ang ating buong buhay ay sisiya sa atin, ang sinasabi ba ng buhay natin ay si Jesus ay Panginoon o sinasabi natin hindi, hindi siya Panginoon. Hindi totoo ang sinabi niya. Sapagkat ako ang nasusunod sa aking buhay. Dito lang sa simpleng-simpleng ideya ng may mga kaaway, nakikita na kung anong uri tayo ng mga saksi. At kung tayo po ay mga walang katuturang mga saksi at nagpapabulaanan pa tayo sa sinasabi ng Panginoon na siya isang tunay na Diyos, paano nga maniniwala ang mundo?
Paano nga, mga kamag-anak na lang natin eh, paano maniniwala na si Jesus is Savior and Lord kung sa buhay natin, hindi naman nila makita ang Lord? Paano nga maniniwala ang mga kapitbahay natin, ang ating mga office mates? Paano nga sila maniniwala sa claim ni Jesus Christ na siya ay Lord kung sa ating sinasabi nating tayo ay mananampalataya at nagpapasakop kay Kristo, eh hindi nila nakikita ang Lord nga? At sinong nakikita nilang Lord sa buhay natin? Kumisan, si Taning. And sasabihin nila, hindi totoo. Hindi totoo ang Lord si Jesus Christ. You know, brothers and sisters, Jesus Christ is always on trial. Lagi siyang nakasakdal. Laging pinaglilitis. At ang hukom, ibabase ang kanyang ipapataw na desisyon sa ating patotoo. Eh kaya naman napakaunti nang nadadala natin sa Panginoon, tingnan natin ang ating buhay. Ipinagsisigawan ba ng buhay mo kapatid na si Jesus nga ay Panginoon? Na siya nga ay tunay na matagumpay? Pag tinitingnan ba tayo na sasabing tunay nga, matagumpay nga si Jesus, tingnan mo ang buhay nito. O ang sasabing, talunan yan, ang nanalo na naman si Satanas. O tingnan mo tong Christian na to, Christian pa to. Nagulat lang kung ano-anong mga mura ang lumabas sa bibig. Nagalit lang lumabas na ang pangil, ang buntot at ang kanyang sungay. Pa-Christian-Christian yan. Subukan mong isnabin yan, iisnabin ka rin yan. Christian-Christian, apihin mo yan, lalabanan ka. Christian-Christian, sabihan mo na yung masama, sasabihan ka rin ng masama. Mga pa-Christian-Christian, huwag mo yung intindihin, magtatampo sa'yo. Tapos sasabihin nila, matagumpay ang Diyos nila. Sasabihin nila, Diyos, hindi naman ah. Wala namang makita. Tayo po ang madalas magpatalo sa case. At dito na lang sa concept ng kaaway, obvious na eh. Sabihin mo pa sa Christian, love your enemy. Sabihin, ay ako, hindi ako Diyos ha, tao lang ako. Ipinatalo na agad ang case. Sinabi na agad na sinungaling si Jesus, kung gusto niyang mahalin ang kaaway niya, siya na lang. Pero ako, tao, hindi ko mamahalin. And yet, ang titibay ng sikmura nating sabihin that Jesus is Lord. Hindi po ba? Kaplastika na sabihin natin Jesus is Lord, sa buhay naman natin, hindi. Ang dali-dali natin magalit, ang dali-dali natin uminit ang ulo, ang dali-dali natin at gusto natin agad gumanti pag meron tayong natanggap na masama. Tapos sasabihin natin Christian. Tapos wala namang madala sa Panginoon. Ito pong mga mahilig gumanti, yung mga may concept ng tooth for a tooth and eye for an eye. Gusto ko kayong tanungin, marami na ba kayo nadala sa Panginoon? Tanungin natin ang ating sarili. May nadala ba tayo? Wala. Eh, paano tayo may madadala? Eh, yung mga nakakakilala sa atin, eh, natitisod lang. Nawawalan lang ng gana sa Christianity kasi ang patotoo natin, sinasabi natin, Jesus is a liar, He is not Lord. Look at my life. Lord ba siya? Hindi. O, kita nyo na, He is not Lord. So, paano sila gaganahan na tanggapin si Jesus as Lord? Kung ang mamahalin lamang ng isang tao ay yung mga nagmamahal sa Kanya, kung ang babatiin lang ng tao ay yung bumabati sa Kanya, ay katulad lang siya na mga hentil at mga maniningil ng buwis. Inaasahan ng Panginoon ang mga Kristiyanong higitan ang ginagawa ng mga hindi Kristiyano. At hindi lang higitan, sabi niya, kayo yung maging mga sakdal sapagkat ako ay sakdal. Be perfect, for I am perfect. Continue to be perfect must be the correct rendition of the verse. Continue to move towards perfection because I am perfect. And if you really are coming to me, dapat pa-perfect ka ng pa-perfect with each day that passes. Paano naman magiging sakdal ang isang Kristiyano? Paano tayo magiging patuloy na papalapit sa perfection? Una, siyempre, sa pamamagitan ng pananampalataya at sa ating pagiging Kristiyano na tinatanggap natin ang Panginoong Jesus na siya ang luminis ng lahat ng ating kasalanan. At yan ang pinakaumpisang hakbang patungo sa perfection. In fact, legally speaking, we have already become perfect when we accept Jesus Christ. Pero actually speaking, ang pagiging perfect ay isa pong paglalakbay. Kaya nga sabi ng unang Juan 1:7, at nilinis niya tayo sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan po ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa bundok ng Kalbaryo, tayo'y nagiging ganap at inaring ganap. Pero sa actual na buhay, kailangan nating pagsumikapan na maging tunay na ganap. Meron pong isang nagsabi, sa salitang Ingles, sabi, the best way to beat an enemy is to turn him into a friend.
Ang pinakamahusay daw pong paraan para talunin ninyo ang inyong kaaway, gawin yung kaibigan. At madalas po binabanggit-banggit ko sa inyo yan. Sapagkat ang tunay na pong pananalo sa inyong kaaway, eh pag yung kaaway nyo, kaibigan nyo na. Biruin nyo, lahat ng ari-arian na dati ginagamit laban sa inyo, ngayon ay gagamitin na niya para sa inyong kapakanan. Eh kaibigan nyo na eh. Yan ang tunay na pagwawagi. Na kung siya ay may baril, dati gusto niyang kayong barilin, ngayon ay binabaril na niya yung mga ahas na gustong tumuklaw sa atin. Yan ang tunay na pagwawagi. Maging matalino po tayo, ang tunay na paggapi sa isang kaaway ay yung siya'y magapi ng ating pagmamahal, mawalan siya ng lakas at buto na labanan tayo, at sa kabila pa nun ay mahalin niya tayo at tayo maging kaibigan. Yan ang tunay na nagwagi. Sapagkat kung ang inyong kaaway na igapos nyo, na itali nyo sandali, akala nyo nanalo na kayo, eh kung makawala yun, babalikan kayo. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. Ano po ba ang mga karaniwang asal natin sa mga kaaway? Pag may kaaway tayo, anong usually gusto natin gawin? Unang-una, gusto natin silang saktan. Maaaring gusto natin saktan ang kanilang katawan o saktan ang kanilang puso. Gusto natin silang sirain. Gusto natin silang hiyain. At gusto natin silang pabulaanan sa mga tao. Sabi natin, hindi naman totoo yan eh. Peke yan, hindi ganito yan, hindi ganun yan. Gusto natin silang ibisto. Bakit? Sapagkat tayo po napakamakasalanan, gusto natin agad maghiganti. Ano po ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa paghihiganti? Sabi sa Roma 12:19, mga kapatid, huwag kayong maghihiganti. Bagkos ay bigyang puwang ang poot ng Panginoon. Pagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At sabi pa po sa Roma 12:21, huwag kayong padadaig sa masama. Bagkos ay daigin ninyo ng mabuti ang masama. Paano natin dadaigin ang masama? Dadaigin natin ng mabuti. Hindi yung dadaigin natin yung masama sa pamamagitan ng mas masama pa. Kasi sa atin, sabi natin, pag sinampal mo ko isa, sasampalin kitang dalawa. Gusto natin daigin. Pero sabi nga, daigin po natin ang masama, pero sa paggawa ng mabuti. At huwag daw po tayong gaganti pag may gumawa sa atin ng masama. Bakit? Sapagkat Diyos ang gaganti. Bigyan daw natin ng puwang ang puot ng Panginoon, sapagkat ang Panginoong Diyos ay Diyos ng katarungan. Siya po ay may katarungan at marunong po siyang magparusa sa mali at marunong siyang magbigay ng gantimpala sa tama. Hindi dapat gumaganti sa gumagawa sa atin ng masama. Kung minsan nabibigla ka, gusto mong gumanti, pero ang tunay na Kristiyano siguro after 5 seconds nakakapag-isip na at huwag na nga, Diyos na ang bahala. Pero pag yung puot at galit ay nandyan dahil bigla tayo nagalit at nagtagal 2 oras, 3 oras, 5 oras, 10 araw, 2 buwan, mag-isip-isip ka na kung ikay Kristiyano nga. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, huwag bayaang lubugan ng araw ang iyong galit. Tapusin na yan, alisin sa puso. At bayaan na ang Diyos ang maghiganti. Mahilig po ba tayong maghiganti? Marami sa atin, bengador. Pag nagawa ng masama, gusto agad makaganti. At kung hindi kayang gumanti ng paharap, ay gaganti ng patalikod, ng pailalim, ng patraidor. Hindi po ugali ng isang Kristiyano. Kung ating iisipin lahat, ang dami nating ugali na hindi ugali dapat ng believer. Kaya naman pala, hindi masyado tayo matagumpay sa ating soul winning, sa ating Christian work. Ano po ba ang mga karaniwang sanhi o dahilan ng mga pagkakagalit at pag-aaway-away? Kaya tayo'y nasa sangkot, kumisan tayo nag-uumpisa. Ang napaka-una po, kauna-unahang dahilan ng maraming pag-aaway, kapalaloan o tinatawag na pride. Kaya sabi sa Jeremiah 13:15, makinig kayong mabuti at huwag kayong palalo. Do not be proud. Sabi ng mga Kawikaan, 8:13, kinamumuhian ko ang kapalaluan at kataasan. Proverbs 8:13, I hate pride and arrogance. At Kawikaan 15:25, winawasak ng Panginoon ang bahay ng palalo. Ang kanyang buhay, ang kanyang
buhay espiritual, ang kanyang buhay emosyonal, ang buhay physical, winawasak ng Panginoon ang bahay, ang tahanan, ang buong buhay ng isang palalo. At sabi pa po ng Kawikaan 16:18, unang dumarating ang kapalaluan bago ang pagwasak, ang palalong espiritu bago ang pagbagsak. Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Pag tayo'y palalo at mapagmataas, isipin na natin, tiyak ang kasunod ay pagbagsak na. Kaya may kasabihan, when winter is here, can spring be far behind? O kaya daw po, pagka madilim na ang gabi, di ba't malapit na ang madaling araw? Kasunod ng kasunod. Kaya pag merong pride sa buhay natin, asahan niyo ang kasunod? Pagbagsak. Isang number one reason kung bakit tayo napapaaway. Meron ba pong isang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga kaaway? Katakawan, pagkagahaman, pagkasakim. Sabi ng mga Kawikaan 15:27, naghahatid ng gulo sa sambahayan ang taong matakaw. Meron ba kayong mga kilalang tao na sasabihin natin, napakatakaw mo? Hindi lang sa pagkain, kundi ang takaw-takaw niya, inaangkin na niya lahat. Kanya na lahat ang maganda, kanya na lahat ang masarap, kanya na lahat ang mga kabigha-bighani, kanya na ang karangalan, ang takaw-takaw niya. Kaya may nag-aaway. Ngayon po, dalawa lang ating pagpipilian. Yung tayo ang matakaw, so maaari nating baguhin ang ating sarili, o iba ang matakaw at napapaaway din tayo, kaya ang baguhin naman natin yung ating attitude dun sa matakaw. Forgive and let the Lord take His own vengeance. Mayroon pa pong isang dahilan kung bakit napakaraming away ang nangyayari. Mga masasamang ugali. Isa na yung mga bugnutin, magagalitin. Sabi sa Santiago 1:19, bawat isa'y dapat maging listo sa pakikinig, maingat sa pananalita, at di agad nagagalit. Sabi, bigyan mo ako ng pusong nagpapaawat, nagpapatawad. Nako, ang mga puso natin, hindi maawat. Parang si Miguel, habang pinipigil, lalong nanggigigil pagka tayo'y mga galit. Habang sinasabi, huwag na, tama na, anong tama na, anong tama na? Habang pinipigil mo'y lalong gustong sumugod. Kaya ang sabi, James 1:19, bawat isa'y dapat maging listo sa pakikinig, maingat sa pananalita, at di agad nagagalit. Ang ganda po sabi sa Ingles, let everyone be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Eh, baligtad eh. Tayo naman ay ano? Slow to hear, quick to anger, and quick to speak. Kaya ang gulo. Kaya po, napakagulo ng buhay natin. Wala na tayong ginawa kundi baligtad rin ang salita ng Diyos. Sinabi na niyang ako maghihiganti, tayo na naman ang maghihiganti. Sinabi niyang, kaibiganin mo yung hindi mabuting tao. Sabi natin, ayoko. Makipagkasundo sa kaaway, ayoko. Ipanalangin ng mga kaaway, ayoko. Kaya ang gulo. Ang gulo-gulo ng buhay. Laging kabaligtaran. The heart is desperately corrupt. Napakadumi natin. Ewan ko kung meron dito magkakaroon ng lakas ng loob at sabing, I beg your pardon, hindi ako marumi. Ang dumi-dumi-dumi natin. Pag hinahalintulad natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya ang gulo-gulo ng buhay. Sabi ng mga Kawikaan 15:1, ang banayad na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang marahas na salita ay lumilikha ng galit. Galit na nga itong sumusugod sa inyo. Sasabihan pa natin na isang salita rin masakit, edi lalo nagkagulo. E sabi, gusto mong matapos yan, galit na galit siya, sagutin mo ng banayad. Parang binusa ng tubig ang apoy na kanyang galit. Ang banayad na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang marahas na salita ay lumilikha ng galit. Next time, pag may nagmura sa atin, sinigawan tayo, do not be provoked. A soft answer turns away wrath, sabi sa Bible. Pero hindi, balik na naman sa pride at sa lagay, paaapi. Heto na ngayon ang ganti ng api. Gusto na natin agad gumanti.
Ayaw nating paapi ang taas-taas ng pride natin. Ayaw na nating masabihan, ayan, nabulyawan ka, papayag ka ba, ginaganyan-ganyan ka, tatlo-tatlo diploma mo, sinisigaw-sigawan ka. O kaya, ang laki ng tattoo mo, nagpapasigaw ka. Kaya patutunayan naman ngayon at ilalabasan natin ating pangil at tayo mananakmal na para mga asong ulol. Like wild dogs. Pero ang sabi, ang banayad na sagot, nakakapawi ng poot. Subukan ninyo. Subukan ninyo. Mga kabataan lalo na pagka ang nanay nyo galit na galit. Galit na galit talaga. Kaya sa mga tuwiran, sabihin nyo, patawad na hunay, talagang mali ako. Ano pa kaya ang maaaring sabihin ng isang taong nagagalit kung kayo'y tinanggap nyo at humingi na kayo ng tawad? Meron pa kaya? Tapos agad yun. Kaya humahaba tayo'y nangangatwiran, pilit nating sinasabing wala tayong kasalanan at yung kabila ang may kasalanan, ipipilit naman niyang tayo ang meron, nagpipilitan kaya nagkakagulo. Pero kung nagagalit, ginabi ka na naman, Bek! Bakit gabing-gabi ka na naman ngayon? Sorry ho tay, heto ang siopaw. Ang banayad na sagot ay nagpapawi ng puot. Sasabihin ng asawa sa babae, ito na naman ang niluto mo, walang kalasa-lasa. Pasensya ka na, I will try better next time. E di titigil na. E kung sabihin, aba, di ikaw magluto. At sa laptop, may mag-aaway na kayo, hinampas ka na ng sandok, hinampas mo na siya ng palayok, mamaya hinampas ka ng refrigerator. Nagkagulo na. Pero yun ba naman, bakit ba naman gusto kasi natin laging sumagot? Gusto natin lagi yung sasabihin natin talbog siya at natabunan pa siya at napahiya pa siya. Kaya humahaba. Ang banayad na sagot ay nakapapawi ng puot. Huwag natin kalimutan yan. Sabi sa Santiago 1:19, bawat isa'y dapat maging listo sa pakikinig, maingat sa pananalita, at di agad nagagalit. May isa pa pong dahilan kung bakit laging nagkakagulo, nag-aaway, napapaaway tayo, at ito ay inggit. Kayo po ba'y inggitero o inggitera? Tayo ba'y mahilig mainggit? Ang daming away dahil sa inggit. Sapagkat ang inggit ay nanay ng maraming mga away. Ang mga inggitera, namimintas, nagchichismis, naninira, umiimbento ng mga kasaysayan dahil inggit. Nagnanakaw pa kumisan para makuha yung kanilang inggit. O susunugin niya yung bahay mo dahil nainggit sa'yo. Sisirain ang binubuo mo dahil naiinggit. Sabi ng mga Kawikaan 24:1, huwag ninyong kainggitan ang masasamang tao. Kumisan po tayo natutoksong mainggit sa masama. Sino ang masasamang taong kinakainggitan natin? Una, naku, mabuti pa itong smuggler na ito, yumaman. Mabuti pa yung mga corrupt, nagkakotse, nagkabahay. Mabuti pa yung sinungaling, hindi nasabit, na-promote pa. Mabuti pa itong gumagawa ng maling ito. Mabuti pa si ganun, mabuti pa si ganyan. At umasenso sa paggawa ng masama. Pero ang sabi po sa Biblia, huwag kainggitan ang masasamang tao. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Hindi po natin dapat kainggitan ang mga pansamantalang karangyaan ng mga taong gumagawa ng masama. Sapagkat mayroong araw ng paghuhukom. At sabi sa 1 Pedro 2:1, palikdan na ninyo ang lahat ng pagkainggit. Kumisan po ang mga manugang na iinggit sa biyanan. Kumisan naman ang biyanan na iinggit sa magulang sapagkat si manugang at si biyanan ay nag-aagawan sa pagmamahal ng kanilang anak. Kumisan si sister-in-law na iinggit kay brother-in-law o kay sister-in-law. Kumisan si taong ganun na iinggit sa ganun. Kaya tuloy nagkakaroon ng pag-aaway. Ang inyo'y inyo, ang hindi sa inyo ay hindi sa inyo. Wala dapat inggitan. Yan, isang dahilan ng pag-aaway. At isa pa sa napakarami mga dahilan ng pag-aaway, ang panibugho. Yung mga tao pong mga mapanibughuin, mga seloso at selosa, pirming kasali sa gulo. Pirming may away. Napakarami at kung iisa-isahin po natin, baka abutin tayo ng susunod na linggo pa. Sapat na para sa atin pong pag-aaral ngayon ang mga nabanggit na mga dahilan kung bakit lagi tayong nasusuot sa away at sa gulo. Ano po ang panugpo o luna sa pagkakagalit o pag-aaway? Paano natin lulunasan? Sabi po sa Mateo 5:25, makipag-ayos ka sa iyong kaaway habang kayo nasa daan pa lang bago humarap sa hukuman. In other words, itinuturo po ng Bible ang amicable settlement.
mag-ayos na kayo. Huwag na kayo magdemandahan. Pareho lang kayo mapapagod, pareho lang kayo magkakagastos, pareho lang kayong mapapahiya, masasaktan. Mag-ayos na lang. Makipagkasundo na lang. So yan po ang kauna-unahang itinuturo ng salita ng Diyos. Makipagkasundo. Huwag nang antayin tayo ang lapitan, tayo na ang lumapit. Makipagkasundo agad. Kaya sabi sa Mateo 5:23-24, makipagkasundo sa kapatid. At ano ang sabi ng Mark 11:25? Kung kayo nananalangin at may galit kanino man, patawarin ninyo siya. Upang patawarin din kayo ng Ama sa langit sa lahat ng inyong kasalanan. Kung hindi tayo nagpapatawad sa ating mga kaaway, ay hindi tayo patatawarin ng Diyos. Yan po ang talagang number one sigurong reason dapat tayo magpatawad. Ngayon naman, kung kayo'y lumilipas ang maghapon, ang isang linggo, isang buwan, isang taon, na hindi magkakasala, kung sa gayon ay hindi nyo kailangan ang patawad ng Diyos, pues huwag kayo magpatawad ng iba. Pero habang alam nating nagkakamali tayo at nagkakasala, at habang nangangailangan tayo ng patawad ng Diyos, dapat tayong magpatawad. Sapagkat ang sabi sa Mark 11:25, hindi tayo patatawarin ng Diyos kung hindi tayo nagpapatawad sa iba. Ugali natin dito, kada kibot, confession. At napakaganda ng ugali na yon. Kada galaw ng mga bituin, tayo ay nagngungumpisal sa Diyos sapagkat pirmi naman tayong may kasalanan. Bago natin ihain ang kasalanan sa Diyos at sabihin, Lord, ito po mga kasalanan ko, patawarin niyo po ako. Ang tanungin natin, teka muna, napatawad ko na ba ang mga taong naiinis ako, nagagalit ako, at nagtatampo? At kung hindi pa, tigilan ang paghingi ng tawad, sayang ang panahon sapagkat hindi tayo patatawarin. Don't burn the bridge over which you too must pass. Marami po sa atin ganyan. Napaka-istrikto. Sinusunog agad natin ang mga tulay. Nalilimutan natin, tayo man pala'y dapat dumaan sa tulay na yon. At yan ang tulay ng pagpapatawad. Pag hindi tayo nagpatawad sa iba, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Iniuutos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating mga kaaway. Hindi lamang para sa kanilang kapakanan, subalit higit lalo para sa atin. Para wala tayong dinadala sa dibdib. Napakahirap dalhin sa dibdib yung galit. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, wala kang gana sa buhay, may kumakausap sa iyo, hindi mo madinig mabuti, yung nakatulala. Makita mo lang ang kanyang damit siguro, maski wala siya, damit pa lang na nasa sampayan, talagang kumukulo na agad ang ating dugo dahil tayo'y galit. Maalala pa lang natin siya. Ruming lang ang telepono, iniisip natin baka siya yun. Talagang ang ating puso ay tumatalo na agad at pumipiglas at gusto na agad nating magalit. Sinong lugi? Tayo. Ang taong nagkikimkim ng galit, siya ang unang-unang nalulugi sa buhay. Napakabait po ng Panginoon. Nung inutusan niya tayong magpatawad, hindi yun para sa kapakanan ng iba. Yun ay para sa sarili nating kapakanan. Sapagkat alam niya maraming blessing na mangyayari pag tayo nagpatawad. Una, nagkakaroon tayo ng katahimikan. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. At pagkatapos, tayo naman ay nagkakaroon na ngayon ng lakas ng loob, ng karapatan na lumapit sa Kanya at ihingi ng tawad ang ating mga sariling pagkakamali. Tinanong ko kayo kanina nung nag-umpisa tayo at ngayon sa pagwawakas, tatanungin ko uli kayo, sino-sino ang inyong mga kaaway? Meron ba? Kung ating bubungkalin ang nakaraan, baka meron dyan. Akala natin, nalimutan na natin kasi hindi natin nakikita. Pero oras na nakita natin, bumabalik ang lumipas. Bumabalik ang alaala. Kung minsan galit tayo sa isa nating naging napakasungit na tiya, nung tayo ay maliit pa, ipanay ang kurot. Hanggang ngayon, nandun pa. Kaya pala pag yung tiya na yan ang may birthday, ayaw natin magpunta. Nakaka-invento tayo ng mga iba't ibang excuses. Nakakalimutan natin na meron nga pala tayong lihim na poot sa kanya. Bagamat maliit, pero mayroon. Maaaring yan ay may tampo kayo sa inyong magulang na nung araw hindi kayo pinag-aral ng medisina. Ano? Medicine? Tama na sa'yo ang medicine dropper, sabi ng nanay. Kaya tayo ay nagtatampo.
Maaaring tayo, Perminon, ay maliit lamang ang nakukuha natin pag hinahati ang bayabas, atin pa yung may tangkay. Ibinibigay sa paboritong anak. Sabi natin, kawawa naman ako. Maaaring meron na kayong mga naging employer na kinamumuhian nyo ngayon. Dahil ang liit-liit na kayo pinapasweldo sa akin, o lagi akong pinapagalitan, o lagi akong hinahanapan ng mali, etc., etc. May anger sa ating heart. Maaaring meron kayong kapatid na lagi na lang siya noon ang nakakakuha ng masarap, hanggang ngayon inis kayo sa kanya. Yung pala merong anger. Kumisa nalilimutan lang natin dahil dumadaan ang panahon. Yan ang tinatawag ng mga Tagalog, maghiluman ay balantukan, sabi nila. Kasi may mga sugat na sa labas mukhang galing na, pero sa loob may nana pa rin. Hindi pa talaga galing. Baka meron po tayong mga itinatagong ganyan sa ating puso. Mga galit, mga puot. Napagsabihan tayo ng masakit, nasermonan tayo, ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Kung merong gumawa sa inyo ng labag sa tama o lampas pa sa tama, ako na ang bahala. Sa atin pong pagwawakas, huwag nating baliwalain ang ating narinig ngayon. Natitiyak ko na napakarami sa atin ang alam na ito. Sasabihin nila, what else is new? Alam ko na yan yung love your enemies, lumang tugtugi na. Pero, nai-apply na po ba sa ating buhay? Sino ang mga tao na ating kinoconsider na kaaway? Maaaring hindi tayo talaga nagbabakbakan, hindi tayo nagmumurahan, nagngingitian pa nga at very polite, pero yung mga puso natin nag-aaway. Sino ang mga taong yan? At sa ating pagwawakas, tayo po'y panandali ang mapag-isa. Kapiling ang Panginoong Diyos lamang na hindi natin maaaring paglihiman. Ano ang magagawa ninyo ayon sa ating pinag-aralan upang makipagkasundo, upang makipagbati? Ihingi natin ang tawad sa Diyos, ang katigasan ng ating loob, ang pagpipilit natin na yung gusto lang natin ang masunod. Ihingi natin ang tawad at pagkatapos, humingi tayo ng lakas sa Kanya na gawin natin ang tama na tayo makipagkasundo. Burahin natin ang mga galit sa ating puso, bayaan natin yan ay anurin ng dugo ni Kristo na itinigis doon sa bundok ng Kalbaryo. Let the blood of Jesus Christ take away even our anger. Kaya niya kung ibibigay natin. Tayo mapag-isa sa Diyos, ihingi natin ang tawad ng ating mga galit, humingi tayo ng lakas, at gumawa tayo ng isang determination na makipagkasundo sa ating mga kaaway. Aming Diyos, wala po kaming maaaring ilihim sa inyo. Alam na alam ninyo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Alam na alam ninyo ang mga kabigatan na dala ng aming mga damdamin. Alam niyo po ang sugat na nakaukit sa aming puso dahil sa mga taong nakasakit sa amin. Mga taong hanggang ngayon, Panginoon, ay amin pa po silang itinuturing na kaaway. Patawarin niyo po kami sa pagtatago ng ganitong mga bagay sa aming puso, laso na sumisira sa amin at sa relasyon namin sa inyo. At ngayon, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus na taga-Nazareth, isinusuko ko po ang pusong ito. Isinusuko ko ang mga galit ko, ang mga pagtatampo, ang mga pagdaramdam na naipon sa marami at mahabang panahon. At ngayon, Panginoon, bayaan niyo pong maano dito, madala ng dugo ni Kristo na siyang umaano din at nagdadala sa lahat ng aking mga kasalanan. Baguhin niyo po ang aking puso. Turuan niyo po akong maging mahinahon, maging mapagbigay, mapagpakumbaba, at turuan niyo akong magpatawad. At higit dito, turuan niyo ako, Panginoon, na makipagkasundo sa mga taong ito na maaaring alam nila o hindi nila alam na may galit sa aking puso. Alam ko, Panginoon, kayo nagsabi na hindi namin maaari kayong mahalin, na hindi namin nakikita, kung ang kapwa namin na nakikita namin na hindi muna namin mamahalin. Turuan niyo po kami. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na umusig sa amin sa aming pagmamatigas at sa aming pagsuko ngayon sa araw na ito. Let the flag of your joy be raised from the castle of our heart. And let the flag of our surrender usher in a new life. Baguhin niyo po kami, Panginoon, at palakasin niyo kami sa tuwina. Hindi lamang sa mga nakaaway na namin noon, kundi sa marami pang tao na kami po'y susubukin at hahamunin at pipilitin na magalit at makipag-away. Subalit sa ngalan ni Jesus na taga-Nazareth, kayo po ang magbigay sa amin ng kontrol, kayo ang magbigay sa amin ng pagpipigil sa aming sarili.
Turuan niyo po kami, Panginoon, sa lalong madaling panahon na makipagkasundo agad. At huwag naming bigyan ng puwangang kaaway na sa pagtagal at pagpatumpik-tumpik ng aming pagsunod sa inyo ay makalimutan naming muli at madaya kami at itago namin muli ang ngayon ay amin ang isinuko sa inyo. Salamat po sa pakikinig niyo sa aming dalangin sa pangalan niya na dapat magturing sa aming kaaway sapagkat kami masama, subalit itinuring kaming kaibigan, minahal kami at namatay pa para sa amin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.